Ngunit bigla naman ako napatingin sa perang nasa kamay ko. Parang nakakagulat na may hawak akong 10,000 piso. Baka makakaipon ako ng salapi upang magkaroon kami ng sariling kuryente ni inay. Sa gabi kasi ay malabo na ang mata ni inay kaya minsan ay nabangga ito sa mga upuan. Itatabi ko muna ito at nakatitiyak ako matutuwa si inay kapag may kuryente na din kami. Napabuntong hininga muna ako. At bago lumabas ay kinuha ko muna ang pinagubaran ko. Uuwi muna ako sa bahay para magpalit ng damit. Muli akong tumingin kay Miranda bago ko isarado ang pinto at nakita kong natulog na kaagad ang lalaki. Hanggang sa magdesisyon na akong umuwi muna. Sa likod bahay ako dumaan upang walang makakita sa akin na mga kapitbahay. Lalo't ganito ang suot ko. Mabilis lang ako naligo lalo at nagmamadali ako. Baka kasi magising si Miranda tapos hindi pa ako nakakaluto ng pagkain nito. Nang matapos ako maligo ay nagmamadali na akong kumilos. Kinuha ko mga damit ni Miranda na lalabhan ko. Muli ko itong dadalhin sa bahay nito para doon ko malabhan. Tangka ko na sanang bubuhatin ang mga maruruming damit ni Miranda nang marinig ko may kumakatok sa labas ng pinto ng bahay namin. Kaya naman, muli ko na namang ibinaba ang hawak kong maruming mga damit upang buksan ng pinto. Subalit nang lalaki ang mga mata ko nang makita ko si Igram sa harap ng bahay ko. Mas nabigla ako nang lumapad sa mukha ko ang palad nito. Sobra akong na-shock dahil sa ginawa ni Igram na pagsampal sa akin mukha. Hanggang sa magsalita ang babae. Wala kang kwentang kausap, Selena. Hindi ka marunong tumupad sa pinag-usapan natin. Dahil sa'yo, kaya nagalit si Mr. Cast at hindi nakarating sa kanila ang mga isda ko. Sigaw nito sa mukha ko. Dahil sa sigaw sa akin ng babae, ay doon lang ako natauhan. Tapos ang ginawang pagsampal niya sa akin pisngi ay doon lamang nag-sink in sa utak ko. Nangiya. Dahil hindi ako sinasampal ng nanay ko, tapos ibang tao pala ang gagawa noon sa akin. Kaya naman hindi na din ako nakapagtimpi pa dahil mabilis kong inangat ang aking kamay at ubod lakas kong sinampal ang mukha ni Igram. 2 beses kong pinaglapad sa mukha ng babae ang palad ko. Kitang-kita ko ang pagkagulat nito dahil sa ginawa ko sa kanya. Saka walang karapatan ng babaeng ito na sampalin ako ng basta na lang. Hindi naman niya ako pinalamon. Walang iya ka, Selena. Pagkatapos kitang tinulungan upang may malamon kayo ng nanay mo, ganito pang igaganti mo sa akin? Malakas na sigaw ni Igram sa akin. Kumunot naman ang akin noo. Anong pinagsasabi ng babaeng ito? Tinulungan daw niya ako? E pinaghirapan ko iyon dahil tinitinda ko ang isda nila at tiniis ko ang init ng panahon para lang makabenta ako. Baliw ba siya? Tinulungan mo ako, Igram? E lahat yun ay sariling sikap ko? Oo, sa iyo ang isda. Ngunit pinaghirapan ko iyong itinda. Sinuong ko ang init at ulan para lang mapaubos ko ang isda. At kinukuha ko rin ang nararapat na kita ko. Binigay ko sa iyo ang tamang kita mo. Bulalas ko sa babae. Demonyo ka! Wala kang utang na loob, Selena. Kung hindi dahil sa aking mga isda, baka naghihingalo na kayo ng nanay mo sa gutom. Wala kang utang na loob? Dahil sa ginawa mong hindi pagsipot kagabi, malaki ang nawala sa akin. Titiyakin kong magbabayad ka. Nakita kong tangka na naman akong sasampalin ni Igram ngunit agad kong hinawakan ang pulsuhan nito. Gigil na gigil akong tumingin sa babae. Hindi ko mapapalampas na basta na lang nito nasaktan ako. Pinalaki ako ng nanay ko na hindi dapat nagpapaapi. Kahit na isa lamang kaming dukha, dapat ay lumaban kami at hindi magpapaapa kahit kaninang tao. Kahit kailan, wala akong utang na loob sa iyo, Igram. Oo, ako ay naging kasangkapan mo upang magbenta ng isda mo. Kaya para sa akin ay patas lang tayo. Dahil sa isda mo kaya kumakain kami ng nanay ko. Ngunit pinaghirapan ko yun. Nalilisik naman ang mata ng babae habang nakatingin sa akin. Mukhang gusto akong sakalin nito ngunit hindi ko hahayaan na mangyari iyon. Malakas na hinila ni Igram ang pulsuhan nito mula sa pagkakahawa ko. Mabilis ko naman itong binitawan. Maya-maya pa'y bigla ako napatingin sa 4 na lalaki naglalakad papalapit sa kinaroroonan namin ni Igram. Bigla naman akong kinutuban. Kung hindi ako nagkakamali ay mga tauhan itong lahat ni Igram. Tumingin ako sa babae at nakita ko ang ngisi nito sa akin. At base sa nakapaskil na ngisi sa labi ni Igram ay alam na alam ko na may balak ito sa akin. Hanggang sa nalipat din ang paningin ko sa 4 na lalaki at malademonyong ngisi din ang mga nasa labi nila. Kayo nang bahala sa walang iyang babaeng yan. Tiyakin nyo na madadala ninyo sa lugar na pinag-usapan natin.
Malaki ang kikitain ko sa kanya oras na matipuhan siya ng mga parokyano. Bilin pa ni Agram sa mga tauhan nito. Madam, pwede ba namin siyang tikman? Wika ng lalaki. Tila nangilabot ang buong katawan ko dahil sa akin narinig. Anak ng tinapa. Virgin pa ako tapos magagahasa lamang ako ng apat na lalaki. Aba, hindi ko naman hahayaan na mangyari iyon. Hagas sa tumingin ulit sa akin sa Agram. Huwag muna ninyong tikman. Sa susunod na lang kapag natapos siyang pagsawaan ng mga parokyano. Wika ng animal na si Agram. Agad na rin itong tumalikod para umalis. Kaya ang natira na lamang dito ay ang apat na lalaki. Sa mga titig nila sa akin ay alam na alam talaga na may pagnanasa sila. Kaya naman pasimple kong tinignan ang mahabang samurai na nakabitin sa gilid ng pinto. Kay itay na samurai ito at pamana pa ito ng mga lolo ko sa aking ama at hanggang ngayon ay buhay pa. Mukhang magagamit ko yata ito ngayong araw. Sumama ka na lang sa amin, Miss Corpus, at hindi ka masasaktan. Hanggang sa makita kong sabay-sabay silang humakbang para lapitan ako. Mga pare, ang sarap niyang lamasin. Wika na isang lalaki habang nakapaloob sa mga mata nito ang matinding pagnanasa. Kaya naman hindi na ako nag-isip pa. Mabilis kong kinuha ang mahabang samurai ng itay ko. Mas mahaba ito kumpara sa karaniwang samurai. Lampas isang tipa at kalahati ang haba nito. Sige, subukan niyong lumapit. Mabilis ako nagmulat ng mga mata ko nang marinig ko ang boses ng isang babae. Kumunot din ang noo ko dahil pamilyar ang boses nito. Parang si Selena yata yun. Tama ba ang aking narinig na si babaeng walang manners iyon? Kaya naman dali-dali na akong bumangon sa kama ko. Teka, nasan bang babaeng yun? Sabi ko sa kanya ay huwag siyang lalabas ng bahay ko ah. Lumabas pa rin pala. Mabilis taloy ako nagbihis para hanapin si Selena Corpus. Tatanda talaga ako sa konsumisyon sa babaeng iyon. Hanggang sa marinig ko nagsalita muli ang babae at tila may kaaway yata ito sa bahay nila. Sige, lumapit kayo sa akin at titiyakan kong tagpas sa mga ulo nyo. Pati na rin ang mga alaga nyo. Galit na sigaw ni Selena. Napaawang na lamang ang bibig ko dahil sa pagbangkit nito sa ari ng lalaki. Wala man lang kapreno-preno ang bibig. Kaya naman dali-dali ko tuloy kinuha ang baril ko at nagmamadali na akong lumabas ng bahay ko. Sa likod ako dumaan, kung saan palagi din dumadaan si Selena. Hindi ko alam kung anong pinagagawa ng babaeng ito at kung sino naman ang kaaway nito sa harap ng bahay niya. Mas lalong nagsalubong ang kilay ko nang marinig ko din ang boses ng mga lalaking kausap ni Selena. Miss Corpus, alam namin na hindi mo kayang pumatay ng tao at hindi din kami basta natatakot sa daladala mong samurai. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa amin at huwag na mag-inerte pa. Saka magugustuhan o masasarapan ka rin naman sa mga lalaking nakapila sa iyo. Narinig kong wika ng lalaki. Kuyom ang mga kamao ko dahil sa mga narinig ko sinabi ng animal na lalaki kay Selena. Hanggang sinapat na ako sa paglalakad nang makita kong habol-habol na ni Selena ang apat na lalaki. Habang may daladala sa Selena na samurai. Mabilis naman akong tumakbo papalapit sa mga ito. Agad din akong tumalon pa itaas at pagkatapos, agad na napunta sa harap ng apat na lalaki. Mabilis na ubigkas ang aking kamao papunta sa apat na lalaki. Ngunit mabilis ko namang ikiniling ang aking ulo dahil tatamaan ako ng dulo ng samurai na hawak ni Selena. Dum, pasawin na babae. Mabilis ko na lamang hinawakan ang kamay ni Selena upang kuhanin dito ang hawak-hawak nitong samurai. Dum it! Papatayin mo ba ako, Selena, ha? Pasinghal na tanong ko ng tuluyan ko rito na makuhang hawak na samurai nito. Subalit bigla kong itinaas ang aking paa at ubod lakas kong sinipa ang isang lalaki. Aba, hindi ko nakasalanan kung matamaan ka ng samurai ng tatay ko. Basta ka nalang kasing sumusulpot sa harapan. Narinig kong palatak ni Selena. Talagang hindi ito nagpapatalo sa akin. Hindi muna ako nagsalita, lalo at pinauulanan ko ng suntok ang apat na lalaki. Napatingin din ako kay Selena. Inalis nito ang suot na tsinelas, pagkatapos ay nagmamadali na lumapit sa isang lalaki na nakahiga na sa lupa. Napangiwi naman ako nang basta nalang paghahampasin ni Selena ng tsinelas ang mukha ng lalaki at kitang-kita ko ang galit ng babae. Mga anak kayo ng satanas! Balak niyo pa akong ibenta! Narinig kong sigaw ni Selena at dahil sa aking narinig ay lalo ko nagalit sa mga lalaki.
Mabilis akong lumapit sa lalaking pinaghahampas na silina ng tsinelas. Mabilis ko rin hinawakan ng leeg na lalaki at mariin ko itong sinakal. Sino nag-utos sa inyong ibenta sa silina? Tanong ko sa lalaki. Si Igram? Biglang singit ni Selena. Masamang tingin tuloy ang binigay ko sa babae. Ikaw ba ang tinatanong ko, Selena? Asar na tanong ko sa babaeng pasaway. Hindi, pero alam ko din naman kung sino ang may pakana na gusto akong ibenta. Si Igram lang dahil siya mismo nagsabi sa akin. Wika ulit ni Selena at talagang hindi nagpatalo ang babae. Nahilot ko tuloy ang aking noo. Nandun na nga tayo, may alam ka din. Ngunit ikaw ba ang tinatanong ko, Selena? Di ba hindi naman ikaw? Kaya hindi mo kailangan sumagot o sumingit sa usapan. Naiinis na sabi ko sa babae. Bakit kasi siya ang tinatanong mo? Eh alam ko din naman kung sinong tao ang gusto akong ibenta. Katwiran pa ng babae sa akin. Good. Okay. Kung alam mo pala ang lahat, pwede namang hindi ka na sumagot kasi nga hindi ikaw ang tinatanong ko, Selena. Ako na lang kasi ang tanungin mo, Devin. Stop it, Selena. Mas maganda pa siguro kung bumalik ka na sa bahay ko. Para tapusin ang mga pinag-uutos ko sa'yo. Baka matuwa pa ako sa'yo. Pero hindi pa ako tapos sa laking yan, Devin. Ako nang bahala na magtapos para sa'yo. Please lang, pumasok ka na sa loob ng bahay. Huwag kang mag-alala dahil makukulong silang lahat. Wika ko sa babaeng pasaway. Tumingin ako sa mukha nito at nakikita kong tila ayaw pa nitong umalis sa aking harapan. Ngunit pinanlakihan ko ito ng mga mata kaya naman kahit masama ang loob ay nagmamadali na itong umalis. Ngunit hindi rin ito kinalimutan ang daladala nitong samurai at ipinasok din sa loob ng bahay nila. Iiling-iling na lamang ako na sinundan ko ng tingin ang babae. Sobrang kulit kasi nito. Ang sarap pitikin ang uso nitong matabil. Ito din ang babaeng hindi nagpapatalo. Hindi man lang ito natatakot sa apat na lalaki at talagang hinabol nito ng samurai. Kahit hindi marunong gumamit ng samurai ay nilakasan pa rin ang babae ang loob niya. Napangiti na lamang ako hanggang sa muli akong tumingin sa lalaking nakahiga sa lupa. Muli kong itinaas ang aking kamao at magkakasunod ko itong sinuntok sa muka. Titiyakin ko makukulong silang lahat dahil sa pagtatangka nila kay Selena. Isasama ko na rin ang babaeng iyon. Kailangan ko makakuha ng mga ebidensya laban kay Akram. Kinuha ko ang aking cellphone para tawagan ang mga kasamahan kong NBI. Kasalukuyan ako nagluluto ng pagkain ni Devin. Ngunit hindi pa rin maipinta ang mukha ko. Naiinis pa rin ako sa lalaking iyon na basta na lang akong pinaalis kanina. Hindi ko pa nga tapos bugbugin ang lalaking gusto akong ibenta. Kaya inis na inis tuloy ako habang nagluluto. Panay din ang dabog ko. Kumbaga bagsak dito, bagsak doon ang aking ginagawa dahil galit talaga ako. Ano bang problema mo, Selena? Kanina pa kita naririnig na binabagsak ang mga gamit ko ah. Narinig kong puna sa akin ni Devin. Siguro'y narinig nitong nagdadabog ako kaya lumapit na ito. Matagal din ito bago bumalik dito sa bahay niya. Siguro nga ay dinlapa ni Miranda sa mga pulis ang mga animal na lalaking iyon na gusto ako maging bugaw. Mga demonyo sila. Isama na rin sa Akram. Sarap sa bunuta ng walang hiyang babaeng yun. Okay ka lang ba, Selena? Masama ba ang loob mo dahil inutusan kita na ipagluto ako? Muling tanong ni Miranda sa akin. Huwag mo na lang akong pakialaman, pusit. Baka mabato kita ng tantaran. Pasinghal, nawika ko sa lalaki. Ang laki ng problema mo, babae. Wala akong ginagawa sa iyo, ah. Hindi ko ito pinansin at muling pinagpatuloy ang pagluluto ko. Narinig ko na namang umalis na si Miranda dito sa kusina. Mukhang naiinis sa aking inasal. Ano magagawa ko eh, hanggang ngayon iniinis pa rin ako sa lalaki. Napabuntong hininga na lamang ako upang pakalmahin ang aking sarili. Dapat pala, hindi ko awayin si Miranda dahil ito ang tumulong sa akin kanina. Bigla ko tuloy nahampas ang aking noo. Ngayon ako nagsisi dahil sa aking inasal sa lalaki. Mamaya na lang ako lalapit dito at tatapusin ko muna itong ginagawa ko. Para makakain na rin ito. Saka maglalaba pa ako ng mga damit ng binata. Malaki kasi ang binayad dito sa akin kaya dapat maayos ang aking trabaho. Baka biglang bawiin ang pera kapag hindi nagustuhan ang aking trabaho. Mga ilang sandali pa'y natapos na rin ako magluto. Naghain na rin ako para makakain ng lalaki. Nang matapos ako makapaghanda ng pagkain ni Miranda, ay umalis muna ako dito sa harap ng hapagkainan. Bala kong tawagin si Ulo ng Pusit para makakain na rin ito at baka nagugutom na din. Malayo pa lang ako ay nakikita ko na si Miranda. Nakaupo ito sa sofa habang tutok na tutok ang mga mata sa laptop nito.
Sarap nitong titigan, sa totoo lang. Aaminin kong kahit nakataliko dito ay sobrang hot pa rin tingnan ng isang Devin Miranda. Ngunit kailangan kong pigilan ang paghanga ko sa pusit na ito at makapagtawanan lamang ako nito at sabihin pa na ambisyosa. Ilang beses muna akong tumikim bago ko sabihin ang pakay ko sa lalaki. Medyo kabado din ang aking dibdib. Mr. Miranda, nakahanda na po ang... Huwag mo akong kausapin si Nina at baka may bato ko sa iyo ang laptop ko. Napaawang ang aking bibig dahil sa sagot sa akin ni Miranda. Hindi ko tuloy malaman kung sasabihin ko pa ba ang pakay ko dito. Ngunit paano naman ang mga nakahandang pagkain nito doon sa pagkainan? Siguro naman kapag sinabi kong nakaready na ang pagkain niya, ay magiging okay na ito at hindi na magagalit sa akin. Sabagay, kasalanan ko din naman kaya tuluyan itong nahayblad sa akin. Siguro ay hindi ko na lang papatulan ang init ng ulo ni Pusit at baka sipain ako nito papalabas ng bahay niya. Kawawa naman ang beauty ko. Miranda, huwag kang magsasalita, Selena, dahil ayoko marinig ang boses mong nakakainis at sobrang ingay din. Bulalas ni Miranda sa akin. Bigla ko tuloy natampal ang aking bibig. Ano bang gagawin ko? Ayaw pala ni Devi na marinig ang boses ko. Agad sa may naisip akong paraan, dali-dali akong umalis sa harap ng lalaki. Tuloy-tuloy akong lumabas dito sa kusina para pumunta sa bahay namin. Pagdating sa kwarto ko ay dali-dali kong kinuha ang papel at ballpen. Namataan ko rin ang packaging tape at agad ko itong kinuha. Hanggang sa muli akong bumalik sa bahay ni Miranda. Agad kong binuksan ang pintuan dito sa kusina. Ngunit nagulat ako nang tumambad sa aking harapan ang mukha ni Miranda. Sobrang kulimlim ng tabas na mukha nito at tila gusto akong sakalin ng lalaki. San ka galing, Selena? May nakahain na pala rito ng pagkain ngunit hindi mo malang sinabi sa akin. Pasingal na sabi ng lalaki sa akin. Hindi ako nagsalita ngunit dali-dali kong inilabas ang packing tape na akin daladala. Pumutol ako ng packing tape pagkatapos ay agad ko itong inilagay sa aking bibig upang hindi ako makapagsalita at para hindi marinig ni Miranda ang aking boses upang hindi ito mairita. Pagkatapos ay inilabas ko rin ang ballpen at papel na aking daladala. Agad nagsimula na ako magsulat sa papel. Sa bahay po ako pumunta para kumuha ng papel at ballpen. Ganoon din po ng packing tape. Pagkatapos ko isulat ay agad ko pinakita kay Miranda. Lalong nademonyo naman ang mukha ni Miranda nang mabasa ang mga sinulat ko sa papel. Pinaglololoko mo ba ako, Selena, ha? Pasigaw na tanong niya sa akin. Hindi pa rin ako umimik lalo na at may packing tape ang bibig ko. Ngunit kailangan ko magsulat muli sa papel para ipabasa sa lalaki ang aking sagot. Naku, Miranda, hindi ko gagawin ang manloko ng tao. Saka sa'yo na rin ang galing na ayaw mong marinig ang boses ko. Kaya gumawa ako ng paraan. O diba? Hindi mo na naririnig ang boses ko. Mas mabuti pang kumain ka na lang. At ako naman ay maglalaban na sa likod bahay. Muli kong sulat sa papel at agad kong pinakita sa lalaki para basahin ito. Medyo mahaba ang sulat ko. Ngunit kahit hindi gamitin ni Miranda ang bibig sa pagbabasa ay may mata naman ito. Kaya ayun, kitang-kita ko na naman ang asar sa mukha nito. Pagkatapos ay agad na tumingin sa akin na may kasamang pagbabanta. Ngunit wala naman akong narinig na sagot mula sa lalaki. Hanggang sa bigla itong tumalikod at lumapit sa harap ng hapagkainan. Ako naman ay tangka na sanang tatalikod nang marinig kong nagsalita si Miranda. Saan ka pupunta, babae? Hindi ka ba kakain? Paasik na tanong ng lalaki sa akin. Muli kong kinuha ang papel na aking hawak-hawak at muli na sana magsusulat nang biglang hampasin ni Miranda ang ibabaw ng lamesa. Selena, maupo ka na dito. Huwag mong itayin kalad ka rin pa kita papunta dito sa harap ng hapagkainan. Nalilisik ang mga mata ni Miranda nang sabihin iyon. Dali-dali naman ako humakbang papalapit sa harap ng hapagkainan. Ngunit walang namutawing salita sa bibig ko dahil may nakalagay pa rin na packing tape at hindi ko pa rin inaalis. Saktong paglapit ko sa lalaki ay nagulat ako na bigla nitong inalis sa aking bibig ang packing tape. Ngunit ang mga titig ng lalaki ay talagang nagbabanta na talaga. Subalit ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon. Para hindi na magalit sa akin si Devin Miranda ay naupo na lang ako sa bakanteng silya. Ngunit malayo sa lalaki. Baka isipin ito ay feeling close ako kapag dumikit ako sa pusit na ito. Hanggang sa magsimula na kaming kumain ngunit wala pa rin nagsasalita sa amin dalawa. Maya-maya pa ay bigla ako nagangat ng tingin sa lalaking kasabay kong kumain. Dahil basta na lang itong tumayo mula sa pagkakaupo at nagmamadali ng umalis dito sa harap ng hapagkainan. Naiwan tuloy ako nag-iisa dito.
Napanguso na lamang ako habang pinagpapatuloy ko ang pagkain ko. Lumipas pa ang ilang minuto nang tuluyan na rin ako magtapos lumamon. Mabilis kong iniligpit ang mga pinagkainan ko at bago umalis dito sa kusina ay nagugas muna ako ng mga pinagkainan. Nang alam kong malinis na dito ay saka ko naman sinimulan ang maglaba ng mano-mano. May nakita naman akong washing machine ngunit hindi naman ako marunong gumamit noon. Saka baka masira ako ay magbayad pa ako nang wala sa oras. Mas gugustuhin ko pang magkusot ng mga damit gamit ang aking mga kamay. Ngunit bago ako nagsimula ay nagpalit muna ako ng damit at short ko. Isang sando ang suot ko kaya kitang-kita ko ang aking balikat. Maikling short din ang aking suot. Sanay ako naglalaban ng ganito ang suot ko. Ayoko ng balot na balot ang buong katawan. Tangka na sana akong uupo para masimulan ko na ang maglaba nang marinig ko ang boses ni Miranda. Bigla tuloy ako napatingin dito. Nakita kong nakatayo ito sa tapat ng pinto. Selena, magdilig ka muna ng mga halaman, sardin. Pasupladong sabi ni Miranda sa akin. Bigla namang sumama ang mukha ko. Ngunit hindi muna ako nagsalita. Subalit bigla ko napatingin sa kalangitan at doon ko nakitang makulimlim ng panahon. Mamaya na po ako magdidilig ng mga halaman. Kapag umulan na ng malakas. Baliw na sagot ko sa lalaki. Hindi na din ako gumamit ng ballpen at papel. Mas tatagal lang naman. Wala naman ako narinig na sagot mula sa lalaki. Bagkus ay nagmamadali na itong umalis sa harap ko. Ako naman ay pinagpatuloy ko na lang ang paglalaba. Hanggang sa lumipas ang mahabang sandali. Sa wakas, nakatapos na rin ako. Ngunit napansin kong lalong dumilim ang buong kalangitan at mukhang magbabadya ng umulan ng malakas. Ngunit tinapos ko muna ang aking ginagawa lalo at may iniuutos pa sa akin si Miranda. Nang maisampay kong lahat ang mga damit na nilaban ko'y saka naman bumuhos ang malakas na ulan. Hindi naman ako mag-aalala na mababasa ang mga sinampay ko dahil may pwede naman pagsampayan dito sa likod bahay. Uminat muna ako ng katawan ko. Hanggang sa maghanap ako ng payong. Nang makakita naman ako'y dali-dali ko itong kinuha. Agad kong binuksan ang payong at nagmamadali na akong lumabas. Sobrang lakas ng ulan ngunit wala akong pakialam. Nangako kasi ako kay Miranda na magdidilig ako ng halaman niya kapag malakas na ang ulan. At nang umulan na nga, ay sisimulan ko ng aking plano magdilig. Ano kayong iisipin ni Miranda sa akin? Oras na makita ako nagdidilig ng mga halaman nito sa kasagsagan ng malakas na ulan. Agad kong kinuha ang water hose at sinimulan ko ng magdilig ng mga halaman. Ilang minuto ang nagdaan nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Miranda. God, hindi mo ba nakikitang umuulan ha, Selena? Pasigaw na tanong sa akin ni Miranda. Mr. Miranda, baka nakakalimutan mo ang sinasabi ko sa iyo kanina na magdidilig lang ako ng halaman mo kapag umulan. Oh, heto na't ginawa ko na. Siguro naman ay wala ka nang masasabi sa akin, ano? Tanong kong nakataas ang kilay. Nakikita ko naman na magkakasunod na inihilamos ni Miranda ang kanyang mukha gamit ang palad nito. Maya-maya pa'y nakita kong sinuong nito ang malakas na ulan. Hindi nagtagal ay tuluyan na itong nakalapit sa akin. Agad nitong hiniklas ang hawak-hawak kong water hose. Nakita kong itinabi na nito. Kakamot-kamot na lamang ako sa aking ulo na humakbang para pumasok sa loob ng bahay ni Miranda. Lumingon ako sa lalaki at nakita kong nakasunod ito sa akin. Ngunit basang-basa na ito ng ulan. Malalaki din ang hakbang ni Miranda. At nang tumapat ito sa aking harapan, ay huminto muna ito. Umayos ka, Selena. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Pasupladong turan sa akin ng lalaki. Pagkatapos ay nagmamadali na itong humakbang papalayo. May isa pang kwarto ang bahay na ito, Selena. Pwede ka matulog doon. Wika ng lalaki ngunit tuloy-tuloy pa din ito sa paghakbang. Malakas pa nga nito ibinagsak ang pinto ng kwarto niya. Pahiram ulit ako ng damit, Miranda. Paalam ko sa lalaki at tila hindi ko iniinda ang galit nito sa akin. May mga damit na doon. Pwede ka nang maligo, Selena. Hindi na maganda ang amoy mo. Biglang banat ni Miranda. Wala sa oras na inamoy ko ang kilikili ko. Ngunit wala naman akong naamoy. Naibang na yatang ilong ni Miranda. Dahil kung ano-ano na lang ang naamoy nito. Wala naman akong amoy putok ka. Aba, nung klaseng ilong kaya meron na lalaking yun. Napatanong tuloy ako sa aking sarili. Laylay ang balikat na pumunta na lang ako sa aking magiging silid. Pagpasok sa loob ng kwarto ay agad ako napangiti dahil maganda din ang magiging silid ko. Napatingin din ako sa dalawang paper bag na ngayon ay nasa ibabaw ng kama.
Dali-dali tuloy akong lumapit sa dalawang paper bag. Agad ko iyong binuklat para tingnan ang nilalaman. Nakita kong puro mga malalaking t-shirt at pajama ang laman ng isang paper bag. Okay na ito para sa akin. Kinuha ko rin ang isang paper bag upang tingnan din ang laman. Subalit biglang dumilim ang mukha ko nang makita kong ilang perasong panty ang nandito. Kaya lang ay kulay black lahat ito. Tapos may pangalan pa na Devin Miranda. Peste, hindi yata akin ang panting ito. Bakit Devin Miranda nakalagay na pangalan? Dapat si Lina sana eh. Kuyum ang mga kamao ko habang nakatingin sa mga panty na hawak-hawak ko. Naisip ko din na paano ko makita ni inay at mabasa ang pangalan na Devin Miranda? Anong ipalulusod ko sa aking ina? Nakakahiya iyon at baka kung ano pang isipin ito. Kaya naman, dali-dali akong lumabas ng aking kwarto para puntahan si Devin Miranda. Pagdating sa tapat ng silid ni Pusit ay marahas akong kumatok. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto at bumungad sa aking harapan si Miranda. Hindi maipinta ang tabas ng pagmumukha ng lalaki. What? Pasinghal na tanong niya sa akin. Agad ko namang ipinakita sa lalaki ang hawak-hawak kong mga panty na kulay black. Bakit may mga pangalan mo ito mga panty? Sa'yo ba ito? Asar na tanong ko kay Miranda. Pinagawa ko talaga iyan para sa'yo. Lalo't nakita kong butas-butas na mga panty mo, Selena. Ngunit talagang pinalagyan ko din ang pangalan ko dahil ako naman ang nagbigay. At para alam din na sa akin galing ang mga iyan, di ba? Mariin ko tuloy pinikit ang mga mata ko. Diyos ko po, magbibigay lang ng panty, lalagyan pa ng pangalan niya? Ano ito? Hahangad ba na mayroon? Hindi tuloy ako makapagsalita sa mga pinagsasabi ni Miranda sa akin. Okay lang naman kung ayaw mo sa mga panty na iyan, Selena. Ibalik mo na lang sa akin. Masungit na sabi ni Miranda. Pagkatapos ay agad na itong tumalikod sa akin para pumasok sa loob ng kwarto niya. Nagulat pa nga ako nang ibagsak nitong pasara ang pinto. No choice ako kung hindi ang bumalik sa akin silid at suotin ang panty. At para mawala ang inis ko kay Miranda ay naligo na lamang ako. Inabot din ako ng halos isang oras sa loob ng banyo bago lumabas. Agad ko sinuot ang mga damit na ibinigay ng lalaki sa akin. May nakita din akong bra. Mabuti na lang at walang pangalan ang bra na ito. Panty lang talaga ang mayroon. Iiling-iling na lamang ako habang sinusuot ang panty na may name ni Devin Miranda. Kinuha ko ang suklay at agad ko sinuklay ang aking buhok. Hanggang sa muli ako lumabas ng kwarto. Sa kusina ako unang pumunta para maghanap ng makakain. Agad ako lumapit sa harap ng refrigerator para tingnan ang laman noon. Ngunit wala naman ako nakita ang pwede kong kainin dito. Hanggang sa bigla ako napatingala at nakita ko ang hanging cabinet. Mabilis kong isinara ang pinto ng refrigerator. Hanggang sa inangat ko ang aking kamay para buksan ang hanging cabinet. Nang ma-open ko ito ay unang bumungad sa aking harapan ang mga alak. Bigla tuloy ako napangisi. Bakit ba hindi? First time kong iinom ng alak na mamahalin. Saka busy naman si Miranda kaya alam kong hindi ako nito makikita. Kaya naman mabilis akong kumuha ng dalawang bote ng alak. Dali-dali ko itong dinala sa aking kwarto. Ngunit muli akong bumalik sa kusina para kumuha ng pulutan ko. May nakita akong isang buong lechong manok. Kaya kumuha lang ako ng nararapat kong pulutan. Hindi na din ako gumamit ng baso dahil bala kong tunggain na lamang ang bote na may lamang alak. Pagpasok sa loob ng kwarto ay agad kong inilak ang pinto ng silid ko. Kinuha ko din ang remote ng TV para manood. Hanggang sa tuluyan kong binuksan ang alak. Maya-maya pa'y sinimulan ko na ang pag-inom. Subalit nakakaisang tungga pa lang ako nang marinig kong may kumakatok sa pinto ng silid ko. Dali-dali ko tuloy itinago ang alak at baka makita pa ni Miranda. Selena? Pasigaw na pagtawag sa akin ni Miranda. Lalo at matagal ko bago nabuksan ang pinto ng silid. Taranta tuloy akong lumapit sa pinto para buksan ito. Lalo at sinisipa na ni Miranda. Taka sana ako magsasalita nang maunahan ako ng lalaki. Kanina pa ako katok ng katok ngunit ang tagal mong buksan, Selena. Nalilisik ang mga mata ni Miranda habang nakatingin sa akin. Miranda. Ngunit hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang muli ako maunahan ni Miranda. Linisan mo ang kwarto ko. Ganoon din ang sala at kusina. Ayokong may makitang kahit na anong dumi o alikabok. Wika ng lalaki sa akin. Agad din itong inabot sa akin ang mga gagamitin kong panlinis. Kahit masama ang loob ko ay agad kong kinuha dito ang mga panlinis na gagamitin ko.
Pagkatapos ay umalis na din ito sa aking harapan. Ako naman ay muling pumasok sa loob ng kwarto. Tiningnan ko ang bulsa ng suot kong pants at nakita kong maluwag at malalim ang loob nito. Kaya naman dali-dali kong kinuha ang bote na may lamang alak at inilagay ko dito. Lalo ako natuwa dahil saktong-sakto ang bote ng alak sa bulsa ko. Kaya pwede ako mag-inom ng alak habang naglilinis ng buong bahay ni Miranda. Ang swerte ko naman dahil makakainom ako ng mamahaling alak. Hanggang sa lumabas na ako ng silid para simulan ang aking gawain upang hindi din singalan ni Miranda. Ngunit bago buksan ang pinto ng silid ko'y muli akong tumunga ng alak. Wow, asarap! Bulong ko pa sa hangin habang may magandang ngiti sa aking mga labi. Panay ang buntong hininga ko habang pinag-aaralan ang kaso ni na Bobby, Joel at Agram. Kakaunti pa lang ang ebidensyang hawak namin kaya hindi pa namin pwedeng hulihin ang tatlo. Ngunit itong babaeng ito ang dapat kong unahin dahil hindi pa rin ito humihinto sa mga plano nito kay Selena. Marahas tuloy ako napahinga. Mariin ko ding hinilot ang akin noo. Hanggang sa magdesisyon na akong tumayo mula sa pagkakaupo ko at tumakbang papalabas ng library. Tuloy-tuloy akong pumunta sa kusina. Inangat ko ang aking kamay upang buksan ang hanging cabinet. Ngunit kumunot ang aking noo dahil kulang ng 2 bote ng alak. Binilang ko ito kahapon at wala man lang kabawas-bawas ito. Ngunit bakit ngayon ay nawawala ang 2? Nasaan kaya yun? Hindi naman siguro ito kukunin ni Selena. Lalo at sa aking pagkakaalam ay hindi iyon umiinom ng alak. Iiling-iling na lamang ako na isinara ko ang hanging cabinet. Lumapit ako sa refrigerator at agad ko itong binuksan. Lalo ako nagtaka nang makita kong may bawas ang isang buong lechong manok. Baka binawasan ni Selena. Uminom na lamang ako ng tubig hanggang sa muling humakbang papalabas ng kusina. Namataan ko si Selena. Nagmamop ito ng tiles. Nilampasan ko na lamang ito para pumasok sa loob ng library. Kinuha ko lang ang aking laptop at muli ako lumabas. Sa sala ko pupunta lalo at bala kong ipalinis din kay Selena ang aking library. Selena, pati loob ng library ko ililinisan mo rin ha? Utos ko sa babae nang lumampas ako dito. Wala naman ako narinig na tugon kay Selena. Ngunit ipinagsawalang bahala ko na lamang ito. Naupo na lang ako sa sofa at muling binuksan ang aking laptop. Lumipas ang kalahating oras na pagkakaupo ko. Bigla din ako napalingon kay Selena at nakitang nakatalikod ito habang nagmamop pa din dito sa sala. Selena, lampas ka ng kalahating oras dyan sa pwesto mo. Ngunit hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakatapos? Tanong kong may pagtataka sa aking mukha. Pusit, huwag kang mangilam sa akin trabaho. Ikaw nga, nakaupo lamang hindi naman kita pinakikalaman, diba? Pabalang nasagot ni Selena. Napansin ko rin pautal-utal ang pagsasalita nito na may kasamang pagsinok. Ano nangyayari kaya sa babaeng ito?